namin umano ng isang Chinese general na kinakabahan siya dahil unti-unti na umanong pumapalagang Philippine Coast Guard at Navy sa mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard at militya sa West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na inamin umano ng isang Chinese general na kinakabahan siya dahil unti-unti na umanong pumapalagang Philippine Coast Guard at Navy sa mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard at militya sa West Philippine Sea. Inamin ni Chinese General Wei Penghe na nababahala umano siya dahil posibleng magkamali ang Chinese Coast Guard at Maritime Militya sa mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kapag naubos ang pasensya ng Philippine government, sigurado umanong hindi na ito matatakot at magdadalawang isip na kumprontahin at gumamit ng pwersa laban sa Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard. Anya na alam umano ng Chinese military na limitado lang ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, ngunit nababahala sila kapag sumali ang Estados Unidos sa gulo dahil sigurado umano na magiging katapusan na ito ng Chinese military. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine government sa pamamagitan ng Department of National Defense na kasalukuyang pinag-aaralan ng posibleng defense at security partnership ng bansa sa Netherlands at European Union. Muli namang pinagtibay ng bansang Norway ang suporta nito sa rule of law at sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS sa gitna ng tumitinding paninindigan at asertibo ng China sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilbert Chudoro sa mga ambasador ng Norway at Netherlands noong mga nakaraang araw upang talakayin ang mga naturang plano at kung paano mapapalakas ang kanilang kooperasyon sa hinaharap. Sa pakikipagpulong kay Dutch Ambassador Mariel Jarret, inimungkay ni Chudoro ang mga paraan upang isulong ang bilateral kooperasyon sa pamamagitan ng mga tinatawag na greenfield opportunities sa iba't ibang mga industriya, partikular na sa depensa at seguridad kasama ang the Netherlands at European Union. Binanggit ng ambasador kung paano pinagtibay kamakailan ng Pilipinas ang bagong national security policy nito at sinabi ng proposal tungkol sa pagbuo ng naval defense industry cooperation ay magbibigay ng long-term strategic at economic advantage sa Pilipinas. Sumang-ayon naman si Chudoro tungkol sa nasabing defense cooperation dahil kinokonsidera ng DND ang kahalagaan ng iba pang mga areas tulad ng cyber at artificial intelligence pati na rin ang mga matataas na potensyal na makipagsoso sa the Netherlands sa iba pang mga bagay. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang hindi pinangalan ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines na dapat umanong ipadala ng gobyerno ang mga taksil at traidor na Pilipino na pumapanig at kumakampi sa China. Sinabi ng opisyal na hindi umano katanggap-tanggap ang ilang mga pahayag ng mga kababayan nating Pilipino sa social media dahil imbis na magpahayag sila ng suporta sa Philippine military, mas pinapaboran pa umano ng ilang mga Pinoy ang China. Ito matapos pumalag ang Philippine Coast Guard sa ilang mga Pilipino na di umano'y ipinagtanggol ang ginawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea
at sinabi na itinuturing ng Philippine Coast Guard ang mga ito na traidor at hindi makabayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarela sa isang pahayag na kung ikaw ay Pilipino, nasa gobyerno man o pribadong sektor, anuman ang iyong politika, ang paggawa ng mga dahilan tungkol sa agresibong pag-uugali ng China ay dapat ituring na hindi makabayan at isang taksil sa Pilipinas. Iniulat naman ito ilang araw matapos binomba ng Chinese Coast Guard ng water cannon at agresibong hinarang ang isang Philippine vessel na nagsasagawa sana ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol. Sinabi ni Tarela ng Freedom of Speech ay hindi dapat gamitin sa maling paraan upang bigyang katuwiran ang mga hindi makabayang aksyon sa pamamagitan ng pagiging isang mouthpiece ng komunistang bansa. Anya na sa halip na dapat magkaisa ang mga Pilipino sa pagkundina sa mga ginagawang agresibo at ilegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea, sinabi niya na dapat sama-sama tayong magkaisa sa pagprotekta sa interes ng ating bansa at maghangad sa mapayapang resolusyon sa mga isyu. Ang BRP Sierra Madre ay sadyang isinadsad sa Ayungin Sol noong 1999. Ang nasabing diesel ay pinamamalaan ng mahigit sa isang dosenang marines at mga sailors at ito ay naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Matatagpuan ang Ayungin Sol sa layong 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng Pilipinas na Palawan at bahagi ito ng 200 nautical miles continental seat ng bansa gaya ng nakasaad sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Ngunit sinabi ng komunistang bansa na ang mga Philippine vessel ay ilegal umanong pumasok sa paligid ng Ayungin Sol na kung saan iginihit nila ang lugar ay bahagi ng kanilang teritoryo at ang ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines ay isa umanong paglabag sa batas ng China.